95%. Ganyan karaming mga bata ang tinatarget na mabakunahan ng Department of Health ngayong World Immunization Week. Para sa detalye, live na magbabalita si JC Cosico mula sa Taguig City. JC, kumusta ang bakunahan dyan? Marami bang nagbabakuna at sino-sino? Ange, alam mo, kakatapos nga lamang sa mga oras ito, itong bakunahan dito nga sa Taguig City, bahagi pa rin nga ito nung Chikiting Ligtas Supplemental Immunization Activity ng DOH kontra sa tigdas, rubella at polio. Ito yung hakbang ng DOH para nga malabanan yung posibilidad na magkaroon na outbreak na measles at polio sa bansa. Alam mo, kanina, marami mga bata, mga below 5 years old, yung mga nagpunta rito kasama yung kanilang mga magulang para nga mabakunahan sila kontra nga sa mga sakit na yan. Maliban dyan na Angela ay nagkaroon din ng pneumonia at COVID vaccination dito nga sa lugar. Angela? Para sa kaalaman lang ng lahat, ano-anong bakuna dapat meron ang mga bata, anong edad nila ito dapat makuha, at paano kung kunwari overage na, pwede pa rin ba magpabakuna? Angela, alam mo, based on guidelines, before 1 year old o bago mag 1 year old yung bata, dapat ay maging completely or fully immunized yung mga children. So dapat meron na silang bakuna kontra tetano, kontra polio, kontra measles, rubella, and TB at iba pa, para nga malabanan nga nila yung sakit. Ngayon, yung ginagawa ng DOH ay itong supplemental immunization activity. Ibig sabihin, pinapayagan sila makatanggap itong parang additional shots, particularly for measles, rubella, and polio, para nga doon sa possible na outbreak. So itong sa bakunahan dito, even beyond 1 year old, actually again, below 5 years old ang mga bata, ay binibigyan nga sila ng bakuna para nga bilang proteksyon just in case na magkaroon nga na outbreak. Angela? JC, nasa ilalim pa tayo ng COVID-19 pandemic, pero parang biglang nag-focus ang pamahalaan dito sa mga bakuna ng mga bata. Yes, Angela, kasi may mga pag-aaral daw na lumalabas na ang ating bansa nga ay may mataas na tsansa o risk na magkaroon nga ng outbreak ng measles. Sabi nga ni Health Officer in Charge Maria Rosario Ferreira, in the last 5 years ay milyong-milyong kabataan sa Pilipinas yung wala pang bakuna. At sila yung mga susceptible at posibleng pagmulan nga nitong outbreak. Angela, maliban dyan ay dito nga sa kanilang bakunahan, ang kanilang target na bakunahan kontra measles dito nga sa kanilang Chikiting Ligtas ay nasa 9 million habang 11 million naman laban naman sa polio. Angela? Hanggang kailan yung target na, hanggang kailan yung bakunahan dyan sa Taguig City, at meron pa ba mga areas na gusto nilang puntahan para isagawa itong bakunahan? Angela, just to be very clear, itong Chikiting Ligtas, ito ay simultaneous na nangyayari nga sa ibang bansa or sa buong bansa rather. It will last until May 31. At again, ang target nga dyan ay 95% na ating mga kababayan, particularly yung mga 5 years old and below. But sabi naman ni OIC Verhere, tuloy-tuloy pa rin naman yung bakunahan even beyond May 31. Basta ang target nila maabot yung 95% ng mga kabataan. Angela? Lastly, dyan ba sa Taguig, so far maganda ang turnout ng mga nagpabakuna? Angela, so far, ang sinasabi na ni Mayor Lani Cayetano kanina ay based on their data from last year, meron pa silang kailangang habulin na 33%. So 62% pa lamang na kanilang mga kabataan dito yung mga nabakunahan na kontra measles, rubella, and polio. Kaya ngayon daw yung kanila pinapaigting yung pagbabakuna kasi nga challenge daw yung mga reports doon nga sa COVID-19 vaccine. Kaya naapektuhan nga ito kanilang pagbabakuna. Kaya naman tuloy-tuloy yung kanilang mga information campaign para nga maipaabot doon sa kanilang mga magulang yung importance na makatanggap ng mga vaccines na ito yung kanilang mga anak. Angela? Maraming salamat, JC Cosico. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.